Magandang umaga mga bata at magandang araw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo ay nakikinig at nanonood ng aking lesson about math, no? So math tayo ngayon, ano? Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan, ha? Yan. At tayo ay nasa ikalimang linggo ng pag-aaral ng mathematics. So ano yung dapat natin pag-aralan para sa araw na ito? Well, tayo ay inaasahan na matutunan natin sa lesson na to, no, yung pagkilala at pagguhit ng intersecting line, perpendicular line, at parallel line. Yan. O sir, ano po ba ang parallel line? Mahirap ba itong iguhit? Yan. Ano po ang intersecting line? At ano ang perpendicular line? Mahirap ba sila gawin at mahirap ba sila kilalanin? Ayan, alam ko, excited na kayong mag-aral ng lesson natin ngayon, no? Unlike nung mga dati nating pag-aaral, no, which is nagko-compute-compute tayo, ngayon hindi muna yan ang gagawin natin, no? So maguguhit muna tayo at kikilalanin natin kung ano yung mga iginuhit nating line. Kaya kung handa ka na, handa na rin ako, tara magsimula na tayo. Okay. So, sa aralin ito, inaasahan na yung binanggit ko nga kanina, no, pagkilala at pagguhit, no, ng parallel lines. Yan. Wait lang, may gagawin lang ng kwanti si teacher. Ayan. So ang ating pag-aaralan natin, So ang pag-aaralan natin ay ang pagkilala, ito 'yon, no? Tapos pagguhit ng parallel lines, no? Pati ng intersecting lines at ng perpendicular lines. So lahat ng mga 'yan ay ating pag-aaralan sa lesson natin ngayon. So tara, let's start na, no? Ayan. So, sa mga nakalipas na, ano? Sa mga nakalipas na aralin, mga bata, ay natutunan natin, no? Yung pagkilala at paglikha ng dots o points, no? Upang makalikha ng isang linya o line. Yun po, no? Pinag-aralan nyo nung grade 2 yung pagkilala at paglikha ng dot o points para makalikha ng line. So, sir, nakalimutan na yata namin yun. Paano ba yun? So, ito ang gagawin natin. Konting review. Ayan. So, ito ay isang halimbawa ng dot. No, gawin natin black. Ayan. So, this is an example of dot. No, meron tayong dot A, no? So, lagay tayo ng ano, no? Pangalanan natin siya, no? So, that is dot A. Tapos, kunyari, gagawa pa tayo ng isa pang dot. Okay? So, ito yung isa pa nating dot. No? At yung dot na to ay papangalanan natin ng papangalanan naman natin siya na B. No? Ayan. So, yan. Papangalanan natin siya na B. So, meron na tayong dalawang dot. So, paano tayo makakabuo ng line? So, we will just connect the dot. O, iko-connecta lang natin yung ating linya. No? Yan.
So, try nga natin i-connect yung ating line. Uy, ayaw. Uy, ayaw. Oh, wait lang ha, habang kinokonekta ni sir yung ating line. Ayan. So, medyo maliit yung ating line. So, kaya ang gagawin ni sir ay, syempre, lalakihan natin yung ating line, no? Para mas madaling makita. Ayan. So, dito, meron na tayong line, no? Pinagdugtong natin yung dot A at dot B para tayo makabuo ng line, no? So, ang tawag natin doon ay, pwede actually yung mga bata, no? Yung kagaya na napag-aralan nyo ng grade 3, so, may pangalan yan, no? That is line A, B. Ayan. So, ang pangalan niya ay line A, B. No? Tapos, pag nagsusulat tayo ng pangalan ng line, mga bata, para alam na ang sinusulat natin ay line, naglalagay tayo ng guhit, no, sa ibabaw ng line na ating gustong bigyan ng pangalan. No? So, dito, gagawin natin, lalakihan natin. So, eto, meron tayong line AB. O, pag sinulat, line AB. So, malinaw ba? Yan. Sana malinaw sa inyo, mga bata, no? So, anyway, that is just a review of what we have learned, kung ano yung napag-aralan natin nung tayo ay grade 2. No? So, moving on, no? Magpo-focus na tayo sa dapat nating pag-aralan today. Yan. Ano ba yung dapat nating pag-aralan ngayon? Yan. So, remember na sa araling ito, ay matututunan mo ang paglikha o pagguhit ng intersecting line, parallel lines, at perpendicular lines gamit yung inyong mga natutunan sa paglikha ng isang linya o line. Yan. So, himay-himayin natin siya, no? O isa-isahin natin siya. Yan. Okay. So, ano daw yung mga matututunan natin for today? O ina-expect na matutunan natin, no? Ina-expect na tayo ay makakapag likha. Yan. So, ibig sabihin ng makakapag likha, mga bata, tayo ay makakagawa. So, paano ba tayo makakagawa? So, tayo ay makakagawa sa pamamagitan ng pagguhit. Ayan. Eh, ano po ba yung aming iguguhit, teacher? So, ang ating iguguhit ay intersecting lines parallel lines at syempre hindi mawawala ang perpendicular line, no? So yan, so yun ang mga yun ang focus ng ating pag-aaral ngayon, no? Paglikha, pagguhit o pagguhit ng intersecting lines, parallel lines at perpendicular lines. So ano-ano ba to? Ano ba yung ibig sabihin nito? Sir, nalilito kami. Don't worry. Okay, malito sapagkat isa-isay natin silang o isa-isa natin silang gagawin at ipapaliwanag. Yan. Basta makikinig lang kayo sa lesson ni sir, no? So dito matututunan din natin ang pagkakaiba ng parallel lines, intersecting lines at perpendicular. So hindi lang pala tayo matututong maguhit o gumawa, no? Matututunan din natin yung pagkakaiba ng parallel lines, intersecting lines, at perpendicular lines. Yan, nakaka-excite naman, no? So, tara. And, moving on. So, tignan yung mga larawan sa ibaba, no? Ilarawan ang mga linya na nasa larawan A, larawan B, at larawan C. Ano kaya yung tawag sa mga ito, no? Isa-isahin natin uli sila, ha?
Gawa ko ulit sa inyo ng pangturo. Ayan. So, ito yung larawan A, no? Ayan. Ito si larawan A, ha? Kung mapapansin nyo, meron siyang isa at dalawang guhit, no? So, isang guhit, pangalawang guhit. Yung isang guhit, o patagilid, no? O pa-slant. Ayan. So, pa-slant siya, para siyang nag-i-slide, no? Samantalang yung isang guhit naman ay pahiga o naka-vertical. So, mapapansin din natin na meron ditong dot sa gitna. So, ibig sabihin, itong line na to na pahiga at itong line na to, ay, itong line na to na pa-slide, no? O pa-slant. Ayan, nagtagpo o nagdikit sila at some point nitong linya na pahiga o vertical, no? So, along the way, nag-meet sila. Ayan. So, eto nga yun, no? Yung dotted part na to, o yung may tuldok na to, no? So, eto yung point kung saan nagkatagpo silang dalawa. Ayan. Dito naman sa larawan B, no? Larawan B tayo, no? Same with larawan A, meron din itong dalawang linya, no? So, isa, dalawa. So, dalawang linya, no? So, sila ba ay nagdikit? So, hindi sila nagdikit, no? So, magkatapat sila, pero never silang nagdikit. Ayan. Sabi sa kanta, sila yung pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Ayan. Nagkita lang sila, pero hindi sila nagdikit. Ayan. Ayun, no? Yun. So, ano kaya yung tawag dito sa line na to? Okay? So, dito naman sa larawan C, may again, kagaya nitong larawan A at larawan B, meron din itong dalawang line. Isang line na patayo at isang line na pahiga. No? Yan. So, ito ay line na patayo and line na pahiga. So, kagaya ni letter A, kagaya ni larawan A, meron din itong dot. No? Ibig sabihin, at some point, nagkatagpo din sila. No? Nagtapat sila, no? Sila ay tinadhana at pinagtagpo, no? Tapos, dito, meron siyang box. Ano yung ibig sabihin ng box na to, sir? May, bakit may maliit na box doon, no? So, ibig sabihin ng box na yan, mga bata, yung dalawang line na nag-cross, nakabuo siya ng 90 degree angle. Yan, nag-alaw ni sir. Okay, balik tayo dito. So, sila ay yung, no? Yung square na yon, yan, ang ibig sabihin, nakabuo siya ng 90 degree o perfect angle, no? So, 90 degree o perfect angle. Yan. Ibig sabihin, yung buka nito, at saka to, pag sinukat yan, ay 90 degree o perfecto, no? Yung kanilang pagkakatagpo. O yung pagsasalubong nila ng landas. Yeah. Okay. Now, dito na tayo, no? So, ang larawan A ay halimbawa ng intersecting lines. Ang intersecting lines ay dalawang linya na nag-i-intersect sa isang point, no? Ang point D, ang point of intersection ng line M at line N. Yan. Balik tayo dito, no?
tawag daw dito sa ganitong line, no? Pag nakita niyo yung pa-diagonal na yan, and then pa-vertical na to, o ibig sabihin, nagtagpo sila pero hindi sila perfect angle, no? Ang tawag daw dyan ay intersecting line, no? So, sila ay nagkakasalubong, nag-i-intersect, no? Yan. Dito, meron tayong dalawang line segment. Itong line segment M, ito yon. Siya yung pa-diagonal na line. At line segment N, no? Siya naman yung pahiga na line o horizontal line. No? Tapos dito, meron tayong tinatawag na intersecting point. Yan. Etong letter D, no? Ang tawag natin sa kanya ay intersecting point. O yan yung lugar kung saan nagtagpo si line M at si line N. So, ito ay pa-diagonal, ito ay pa-horizontal, at some point nagtagpo sila, ito nga yun, no, yung D, which is point of reference. No? Ulitin ko, ha, ang tawag dito mga bata ay intersecting line. No? So, intersecting line, kung kakalimutan, ano uli ang tawag dito? Sa ganitong klase ng line na nagkakasalubong pero wala siyang perfect angle. So, ang tawag dyan ay intersecting line. Very good. Isa pa nga. Intersecting lines. Ayan. So, malinaw naman yung binigay sa atin na example, no? Ito ay line na pa-diagonal at pa-horizontal. Nagtatagpo sila pero wala silang perfect angle. So, yun ang intersecting line. Now, dito naman tayo, no? Yahoo! Now, we are going to learn about parallel lines. No? Yan. Ang larawan B daw ay halimbawa ng parallel lines. O ano ba muna ang parallel lines? Ang parallel lines ay dalawang linya na hindi nagsasalubong o hindi mag-i-intersect kahit pa i-extend natin o lagyan natin ng dugtong. Yan. So, yung larawan B daw ay halimbawa ng parallel lines. No? Again, meron tayong dalawang line dito, no? Si line S at si line F. No? Ulitin ko, ah, line S at line F, no? So, dalawang linya, no? Ang kaibahan nito dun kay intersecting line, kahit kailan hindi sila magsasalubong. Okay? Hindi sila mag-i-intersect. Yan. Wala silang point of reference. No? Kahit palagyan natin ng pagkahaba-habang dulo yan, kahit i-extend natin yan, no? Pahabain natin yung dulo, hindi talaga sila magdudugtong, no? Sila ay pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Hugot pa, sir. So, yan, hindi sila pinagtagpo. Kahit anong gawin nila, hindi talaga sila magtatagpo. Ouch! Ayan. O, mga bata, yun, ang tawag doon ay parallel lines, no? Ako, naliligaw na yata si sir. Then we have our third example, yung larawan C, no? Yan. So, sa larawan C, ang tawag dito ay perpendicular line. No? Sila yung pinalad, no? Okay. Perpendicular line, no? Ang perpendicular line ay, ano ba muna ang perpendicular line? Ang perpendicular lines ay mga linyang matatawag na intersecting lines, ngunit nakakalikha ito ng apat na right angles, no? O may sukat na 90 degrees. Yan. So, may sukat daw siya na 90 degrees, no? So, makikita sa larawan C na ang line A
at line B ay nag-intersect at nakabuo ng apat na maliliit na parisukat. Ayan. So again, kagaya nung kanina nating example, yung nauna nating example, no? Meron tayong two lines, no? We have line A, line B. Ayan, line A at line B. So sa line A, nag-intersect sila with line B, no? So ito ay isang vertical line o pababang linya at ito ay isang horizontal line o pahigang linya. So meron itong apat na right angle, no? O yung sukat niya ay 90 degrees. So kagaya nito, meron siyang isa. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. And then ito yung pang-apat. No, again, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na perfect angles, no? Sila yung pinagtagpo at itinadhana. Ayan, joke lang. Ayan. So nakakabuo sila ng perfect angles, no? So, 'yun, maganda yung pagkaka ano nila, no? Intersect nila. Next we have, punta na tayo sa mga gawain, mga bata. For sure naman, alam nyo na kung ano yung intersecting line. Ay, tama, no? Intersecting line, parallel line, at perpendicular line. Ayan. So, dito tayo sa gawain. So, dito, ang gagawin natin, mga bata, sa gawain pagkatuto bilang 1, kilalanin ang bawat bilang at tukuyin kung anong uri ng linya ang bawat pares. No? Isulat ang tamang sagot sa inyong notebook. Yun. So, again, kikilalanin natin ang bawat linya, no, na nasa bawat bilang. Tapos, isusulat natin kung ano yung pangalan ng line na yun sa ating mga notebook. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng time, no, para gumawa. Ayan. Habang tinatype ko yung pangalan nila. Ayan. So, gawa lang kayo, ha? Huwag niya lang ano yung teaser. Okay, so, yan, tanggalin natin to, no? So, kung tapos na kayo, mga bata, tingnan natin kung tama yung inyong sagot, no? Yan. So, number one, ang tamang sagot ay intersecting line, no? So, yan yung sagot sa number one, ha? Intersecting line, no? So, number two naman,
yan ay parallel lines, no? Number 2 ay parallel lines, no? Number 3 ay perpendicular line. And number 4 ay kaparehas din ng number 3, no? Yan ay perpendicular line. No? Ulitin ko, ha? Number 4 ay perpendicular line. No? And then number 5 ay parallel lines. No? So, intersecting line, number 1. Number 2, parallel lines. Number 3, perpendicular line. Number 4, perpendicular line pa rin. No? At yung number 5 natin ay parallel lines. No? So, yun yung tamang sagot. So, nakuha nyo ba lahat ng tamang sagot? No? Okay lang yan. Kung sakaling hindi nyo nakuha yung tamang sagot, okay lang yan kasi marami pa tayo mga exercises para ma-practice tayo at makuha natin yung tamang sagot. Okay. So, gawain pagkatuto tayo bilang number 2, no? Ayan. Dali lang, ha. Copy lang ni sir ito. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin mga bata ay tignan, no? Tignan at kilalanin ang mga linya na nasa larawan sa ibaba. Ayan. Ito yun, no? Ito yung mga line, no? So, meron tayong line E, tapos line na C, line Z, line na H, no? Ano ba? Line U, line F. Ayan. So, yun yung mga lines natin, ano? So, isulat ang mga hinihingi ng bawat column, no? So, gawin ito sa inyong kwaderno. So, ibig sabihin, halimbawa dito, o gagawin ko example to yung number 1, ha? Intersecting line, no? So, ano daw ditong line? Yung nagpapakita ng intersecting line, no? So, yan. So, ano kaya yung line na yun, no? Medyo mali yung pwesto ng letter H kasi, no? Kaya tayo na dito. O, napasok na siya ng letter. So, dito, ang intersecting line natin dito ay itong line E, no? Kasi siya yung pahalang. And then line Z, no? Pwede rin tong line H, no? Or pero ang gamitin na lang natin E at Z, no? So dito. So isusulat ko yung sagot, no? So ang sagot natin ay E at V. No? Tapos, kagaya nga ng sinabi ko, kung tayo ay nagsusulat ng ganyan, no? Naglalagay tayo ng line, no? O sign ng line. Na ibig sabihin, ang ating sinusulat ay line. Yan. So, ito, no? Intersecting line. Ito yun, no? Line E at line Z, no? So, ano naman daw dyan? Yung parallel lines, no? So, yung parallel lines, kayo na yung magsusulat na, no? Pero ito yun, actually. Yan. So, and then yung mga perpendicular lines, no? Pakisulat daw. So, yun yung gagawin natin dito sa gawain pagkatuto bilang 2, no? So, ako na yung mag-check ng gawa nyo dyan, no? Ayan. Next, we have yung last activity natin, mga bata, no? Ayan. Actually, hindi pa naman yan yung last activity natin. This is actually gawain pagkatuto bilang 3. Ayan. So, sa gawain pagkatuto bilang 3, gamit ang mga linya na nasa ibaba, gumuhit ng parallel, intersecting, at perpendicular lines. Gawin ito sa inyong kwaderno. Okay, gamit ang mga linya na nasa ibaba, gumuhit ng parallel, intersecting at perpendicular lines. So, gawin ito sa inyong mga notebook. Ayan.
So again, meron tayong mga line dito, no? Line P, line segment BC at line segment SZ, no? Line segment JO, line segment KN. Ano pa ba? So 'yun, no? Balikan natin 'to, no? Balikan natin 'to. So dito, ang intersecting line, mali yung pagkasagot ni sir dito, ah. Ah, okay. Ay, letter E, line segment ES. Ayan. So, line segment ES. At saka, okay, dito ang intersecting line natin ay yung line segment ES, ito 'yon, line segment ES, wait lang. So ito 'yan, line segment ES. So ito 'yon, line segment ES. No? Tapos line segment HZ o ZH, no? So ang intersecting line natin yung line segment ES at line segment ZH, no? So ito, ganito natin yung silay sisulat, no? Line segment ES at line ZH, no? So line ES, line ZH, no? Sila yung intersecting line o intersecting lines. Correction yan, ha? Sorry, nagkamali ako kanina. Ayan. Well, this one naman, yun, same as ginawa natin doon kanina, no? Bibigay pa rin natin yung mga hinihingi dito bawat column. Say, for example, perpendicular line naman yung kunin natin. No? Okay, tama, perpendicular line. So, meron tayong So, yan yung aking example, no? We have line B and Z. Tapos, ang ka-perpendicular line niya ay line segment S tsaka Z. Yan, ipaliwanag ko muna yung sagot ko, no? Ang sagot ko dito, ang hinahanap kasi natin ay perpendicular line, no? So, sabi ko ay line B and C, ito yun, line B and C, at saka
S and H, no? Line S, Z pala, sorry. Line S and Z, no? Line S, Z. So, kung papansin ninyo itong BZ, BC and SZ, no, nakabuo sila ng apat na maliliit na square o 90 degree angle. Kaya naman, sila ay perpendicular lines. So, ito mga hinahanap dito sa column na to. So, kayo na po ang gagawa, no? Binigay ko na yung sample tong isa. Ayan. Okay? Again, pwede tayong magpaturo sa ating mga nanay, no? At tatay. O kaya ate at kuya, no? Yan. Now, for our last activity for this subject, gawain pagkatuto bilang 4, basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Yan. Meron tayong situation, no? Kailangan natin basahin and we have to understand. Isulat ang sagot sa column, no? So, nais ni Pei na iguhit ang mga bagay na kanyang naisip upang malaman kung anong uri ng linya ang mga ito. So, tulungan mo siyang iguhit at tukuyin ang mga bagay na nasa ibaba. Kopyahin o sipiin ito sa inyong notebook. Ang ibig sabihin ng sipiin, mga bata, ay kopyahin. Ha? So, ang kukopyahin niyo po ay... Ay, nawala. Ba't nawawala siya? Okay. So, ang kukopyahin natin mga bata ay itong column na to. Column 1, column 2, and column 3. No? So, nais daw ni Faye na iguhit ang mga bagay na kanyang naiisip. No? Tukuyin ko anong uri ng mga linya ito. At tulungan mo siyang iguhit at tukuyin yung mga bagay na nasa ibaba. Tapos sulat yun sa inyong notebook. Halimbawa, number 1, meron tayong cruz. No? Ang cruz ay alam natin kung anong linya yung cruz. Ano? Pag ganun siya. So, ano kaya yun? So, ang cruz daw, iguguhit natin no? Yung cruz. Tapos, tukuyin natin kung anong klaseng linya siya. No? So, palagay ko yung cruz ay perpendicular line, no? Kasi meron siyang apat na perfect angle. So, kayo na po yung gagawa dito sa iba pa. Ibig sabihin, magdodrawing kayo ng nakabukas na gunting, tapos tukuyin nyo kung anong linya yon, tapos magkatapat na silid o magkatapat na gilid ng pisara. Diba, yung pisara o blackboard, diba, meron siyang apat na gilid, dalawang patayo, tapos dalawang pahiga, no? So, ano kaya ang klase ng linya yung dalawang patayo, no? O dalawang pahiga, no? Ayan. Tapos pwede pa kayong magdagdag ng kung ano pang mga naiisip ninyo. Ayan. Ayan. Ayan mga bata, no? At diyan natatapos yung ating pag-aaral ng lesson natin ng grade 3 math, which is about intersecting lines, perpendicular lines, at parallel lines. No? Kung meron kayong katanungan about sa lesson natin ngayon, huwag kayong magdalawang isip na mag-chat sa akin o mag-message, no? Para maipaliwanag pa natin yan. At doon naman sa mga teachers po, kung gusto niyo humingi ng PowerPoint nito, ng lesson natin ngayon, kindly drop your Gmail, no? Para ma-send ka sa Gmail. Yan. Manatili tayong ligtas at huwag na nating ikalat ang virus. Manatili tayo sa ating mga bahay. So, malapit na ang matapos itong ating kasalukuyang pinagdadaanan kasi may mga vaccine na. No? Kailangan na lang natin na makisama at makitulong sa ginagawa ng gobyerno. Okay? Manatili tayong ligtas. So, ako po si Teacher Carlo at nagsasabi na bye-bye. So, hanggang sa susunod nating lesson sa